Tila nakakampi na ni Presidential Aspirant Vice President Lenny Robledo na si Trillanes ay nagising na sa katotohanan. Dahil nangunguna si Presidential Aspirant Senator Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Magdalo pre-election survey nationwide. Pero bago natin umpisan ang topic mga kapatid, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel, please do subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bago kong video. Okay. So andito naman yung sinasabi ko sa inyo, kaya medyo malungkot po ito eh. Kaya ako sinasabing malungkot para dun sa iba, ayun. Hindi naman malungkot para sa lahat. Yeah. Okay? Dali, nahanap ko lang ah. Ito po, mga kaibigan. Ito po ay pinadala sa akin ng isang taga Magdalo. Pero minessage ko si Senator Antonio Trillanes, hindi pa na siya nagre-reply. Pero may mga at least 3 sources na po tayo dito. Magdalo para sa pagbabago, pre-election survey nationwide. Kailan ginawa? April 5 to 7. Ito po, April 5 to 7. Yan, mga kaibigan. Hindi po ito nire-release ng officially ng Magdalo. Ayan. Ayan po. Gusto niyo bang malaman yung resulta ng survey ng Magdalo? Gusto ko muna kayong tanungin. Gusto niyo pa bang malaman yung Magdalo survey? Parang pogi ako ngayon dito sa buhok ko na to. Kapagupit na kaya ako. By the way, ngayon po ay kung April 14 ngayon, ang kampanyahan niya hanggang May 7 na lang. So 16 plus 7, 23 days na lang pala ang kampanyahan. Okay, andito na. Ready na ba kayo? Ready? Ready ba mga kaibigan? Ready? Ay, bulaklak pa akong pinakita dun. Andito na po yung survey. Wala kayong magtampo. Masyado kayong matampuhin. Andito. Ito. Andali. Saan ba yun? Ay, nabor ako yata. Birang patis. Nabor ako nga. Baya. Ito na. Kala ko nabura ko. Ito na. Ito, Magdalo. Marcos Bongbong. 60.9%. Robredo Lenny. 23.4%. Halos pare-pareho din eh. Hindi naman naglalayo, ano? Konting diferensya lang eh. Pacquiao. Number 3 si Pacquiao dito. 6.7%. Domagoso. 5.3%. Lacson Ping. 2.6%. Mangandato Faisal. 0.6%. De Guzman. 0.3%. Abelia. 0.1%. At yung iba pa ay hindi na nairehisto. Ito pong survey na to ay parang pinakabago to dahil sa ginawa po ito ng Magdalo ng April 5 to 7. Ayan, April 5 to 7. Kaibigan. Naisulat nyo na ba? Ayan, naisulat nyo. Yan. Ang taas niya, no? 60.9.
Pero napansin nyo, yung numero po ni Nanay Lenny, medyo hindi naman lumalayo sa, di ba noong nakaraan, nag-24 po kasi sa Pulse Asia. Pero hindi natin kinukumpara yan, ha. Inabanggit lang natin na halos andito rin yung pangkwan, yung range niya, no? Nag-range ng 18, 19, ayan, 21, 23, 24, 23.4, ayan. Ganyan, mga ganyan po yung kay Nanay Lenny. Yung kay BBM, talaga nagsisisenta po yan. Ngayon, the rest, puro single digit po yan, yung mga kabuntot. Okay? Kainuhan natin to. Tahan natin yung... kailan ba ginawa itong survey na to? Ito, itong survey na to ay April 5 to 7. Ang face-to-face po ito, 2,900. Ang 2,914 ang respondents. At ang margin of error ay 1.8%. Yan. Yan, mga kaibigan. Tapos, tingnan natin yung per region. Ito region, no? Si BBM sa NCR, 57. Naku, sa Cordillera, oh. Hindi sa Cordillera. Yung sako po niyan, yung Baguio, Bagbenguet, yan. Kalinga, Apayao, Mountain Province, yan po yung Cordillera. Sa 90.6%. Grabe. Grabe po ito. Tapos yung region, 83.6 sa region 1. Parang ito yung grade nung paklasiko nung high school na kinokopyahan ko, ah. 90.6 sa region 1. Region 2, 84.3. Region 3, 63.4. Region 4, aba medyo... pero majority pa rin, 53.5. Ito matindi. Tinan nyo yung region 5, yung sa Kabikulan, ah. 19 lang po si BBM sa Kabikulan. Limang probinsya po yan, eh. Ay, lima ba o anim? 77 si Nanay Lenny dyan, no? 77. Ayan. Sa Visayas, punta natin Visayas. Region 6, ayan, nangunguna siya sa lahat. Pero yung Region 8, ito po yung Leyte Summer Provinces. 79.9% siya dyan, no? Grabe. Ang taas. Yan po. Ano kaya sasabihin ni Kuya Barry dito, no? Na tayong game changing dyan, no? Sa BP. Punta natin BP. BP. Hindi, tingnan mo natin Mindanao. Ito yung Mindanao. Region 9. Yeah, 67. Region 10, 73. Region 11, 83. Taas. Region 12, 70.4. Caraga, 60.7. Taas, no? Maliwa, tataas po yan. Na natin yung BP. Ito, Sara Duterte. Kita nyo po. Sara Duterte, 54.4. Pito Soto, 27.8. Kiko, 12.8. Doc Willy, 3.3. Atienza, 1.0. Manny Lopez, 0.5. Walden Bellio, 0.2. Nahihiram pati siya na. Ganun din, eh. Kung mapapansin niyo po, mga kaibigan, kung babasa-basa kayo ng mga numero. Hindi naman naglalayo, eh. Mga parang ang range niya 55 to 60 yung pinakamataas. Tapos si BBM po yun. Tapos si Nanay Lenny, mga 18. Ayan, 16-23. O sabihin natin 18 to 23-24. Ganun po. Yung po yung numero ni Nanay Lenny, no? Sobrang taas po nito, sa totoo lang. Sobrang taas.
Kaya hindi ako magtataka kung may mga magpapanik na dito kasi practically 3 weeks na lang eh, no? Practically 3 weeks na lang po yung kampanyahan. Oh, sobrang maikli na po yung panahon. Saka hindi naman nagbabago eh. Mangyayari yan, maglulukuha na lang. Tulad na yung mga rally-rally na yung magra-rally tapos magkakaroon ng nag-bloat ng mga numbers. Pero okay lang naman yun. Ako, hindi nyo ako masisisi sa sabihin kong okay lang yun. Dahil gusto kong maging magkaroon ng taong maliligaya. Yun naman ating gusto, maging masaya. Kaya lang, hindi natin magugustuhan kung iko-quote pa yung PNP na nagsasabi na, Juan, na, sorry, bango? Bango yung tissue na yun, ha? Anyway, maraming salamat po sa mga nanonood sa atin, ha? Ito po, yung pong magdalo, may mga confirmation po tayo dyan. Hindi ko na lang pwedeng sabihin sa inyo kung sino yung nag-confirm na taga magdalo, dedalo. Mga taga magdalo. Yung senatorial, gusto mo ba yung senatorial? Mahaba eh, makati na yung pako eh. Sa ibang pagkakataon na lang yung senatorial, masyado marami ng numbers na binibigay ko sa inyo. Alam nyo, yan yung kahit naman sa eskwela na, di ba? Pagka sobrang dami nung ibang overloaded tayo sa mga information, wala, hindi mo na napipick up lahat. Ayan na muna yun, yung presidente, vice-presidente. No? In fairness, ha, yung SWS saka yung Pulse Asia, in all fairness, ha? Ang nagpa-survey niyan, supposedly, mga anti-Marcos Fed, diba? Anti-Marcos. Pero ito na yun, nilalabas nila yung mga numero na base dun sa kanilang research na ginawa, mga field reports po yan. Tapos yung, di ba, na-interview ko si Ana Marie Tabunda, ano sabi niya, hindi rin siya baka Marcos. So, anti-Marcos din siya. Well, hindi naman sinabing anti-Marcos. Sabi niya, hindi siya pro-Marcos. It doesn't follow na anti-Marcos siya. No? So, hindi siya maka-Marcos. Pero kita niyo yung resulta ng survey ng Pulse Asia. Ganito rin halos. May mga margin of error lang po yan. Ang pinupunto ko naman po mga kaibigan dito sa mga bagay na ito, huwag tayong magagalit sa mga research companies. Kapag ka hindi sumang-ayo, may mga konting fluctuation sa numbers, dinadaya, huwag po tayong ganun. Hayaan nating kumilos ang mga research people, gawin nila yun. Tinayos, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, kung talagang dadayain nila yan, ano ba namang itong grupo ng magdalo o yung SWS o Pulse Asia na puro hindi naman maka-Marcos yan, ano ba naman kung idikit nila ng mga 10 percentage points lang ang diferensya, madali naman sa kanilang gawin nyo kung talagang mandaraya sila. Pero hindi nila ginagawa. What I'm saying is, let us trust these people. Kung ano man yung ginagawa nila, trabaho nila yun eh. Sisirahin ba nilang pangalan, reputasyon, buhay nila para sa eleksyon na to? Hindi naman po siguro. So let us give them the benefit of the doubt. No? Yun po yun. At saka isa pa, yung pong survey na ito, hindi naman tayo pinipilit na maniwala. Hindi tayo pinipilit na maniwala. Kung sa tingin nyo, hindi ka panipaniwala yan, di lamukusin nyo itong papel na to, tapon nyo. O gano'n lang kasi, kasimple yun. Ngayon, nag-isip po ng statement itong si dating Senator Bongbong Marcos at ang sinasabi po niya, maging tama sana ang pagbilang ng boto come May 9, 2022. Yun po ang pinaka-importante. Tama yun, Senator Bongbong, ano? Tamang-tama po yung sinasabi po ninyo.
Itong mga numbers na to, baliwala na to. Baliwala po ito kung ang actual na halalan, yung May 9, eh hindi magiging tama ang pagbilang. Actually, yun po ang pinaka-importanting araw na maging tama ang pagbilang ng mga taga-bilang. No? Kaya nga, sa parte din po ng mga bumoboto, hindi ko alam kung paano nyo gagawin ito na inyo pong protektahan ang inyong boto. Not only for the candidates that you support, kundi ito po ay yung binabanggit, ito po yung great equalizer. Sana mabilang ng tama. Yung mga taong pinag-iwalaan natin dito, lalo na nga po yung Commission on Election, sana ay gawin nila ng tama yung kanilang trabaho ayon sa itinatakda ng batas, regulasyon, at siyempre ayon sa tama. Diba? Ayon sa tama, kung ano yung tama, hindi yung kung ano yung gusto lang nung ilang mga grupo o tao. Okay, bantayan natin yan. Nagpapaalam na po ang inyong palatuntunang napaka-boring sa hapon. Ang palatuntunang pinamagatang mabagal. Maraming salamat po sa inyo. At thank you po sa 1.8 million followers.